Giêsu Christui năm buồn là nơi sakamataya. Alleluia, alleluia. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Lalo na sa maraming beses na tayo ay naging madamot sa ating kapwa, yung hindi tayo naging bukas palad bilang bahagi ng ating misyon sa ating kapwa, lalo na doon sa mga nangangailangan. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong na buhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mabigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin, isipan ng lahat ng sumasampalataya, at di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat.
walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay ibinigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Libitang taga Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sa diyang banal at matatag, ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang galing at kung saan naparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel. Ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan ko ang sabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umaakyat sa langit kundi ang bumababa mula sa langit, ang anak ng tao. At kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat.
Malimit ninyong naririnig na itinuturo ng simbahan sa kanyang pangangaral ang tungkol sa pagdarasal. Halos sa iba't ibang fora or venues or events, laging binibigyang pansin ang pananalangin at napakahalaga niyan. It establishes relationship with God. At alam natin na ito ay basic sa buhay natin bilang Kristiyano. Basic and yet essential. Pero bukod doon, lagi nang itinuturo sa atin ang pagbabalik loob. Laging sinasabi sa atin na let us be reconciled with God, with ourselves, and with our brothers and sisters. Sa simula ng pagdiriwang ng banal na misa, palaging idinidispose tayo sa ganitong gawain. Kaya nga po, laging sinasabi sa atin, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, kanina ginawa natin yon. At itong dalawang ito ay bahagi ng pagtuturo sa atin. Pero meron tayong hindi masyadong napagtutuunan ng pansin. Na yon ay contained sa aking palagay. Doon sa sinasabi sa katapusan ng misa. Ano ba yung sinasabi sa katapusan ng misa? Humayo kayo at ipangaral ang turo ni Kristo. Anong ibig sabihin ng paghayong yon? Ang sabi ng iba, ito daw yung ibahagi, yung kapayapaang naranasan natin sa loob ng banal na misa. Pero higit doon ang paniniwala ko po, ay yung ikatlong mahalagang pilar sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ano yun? Ibahagi ang pagkakawang gawa. Dito tayo mahina. We are content with worship. We are content with teachings. Pero yung pagbubukas palad, medyo kailangan nating palakasin. At itong tatlong ito pag pinagsama-sama ang palatandaan ng tunay na muling pagkabuhay o naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Anong klaseng pagbubukas palad? Magandang maintindihan natin yan. May mga taong likas sa kanila ang tumulong. Alam na alam natin yan. Tulong din ay kabi-kabila. At na-appreciate natin yan. Pero sa likod ng kanilang pagtulong, meron niyang kapalit. Hindi lahat ha. Pero tingnan ninyo ang ginagawa ng ilang mga politiko. Sorry, pero hindi lahat, no? Hindi ko naman sinasabing lahat. Ang galing nilang tumulong, kada may sakunan nandyan. Pero anong nga sa likod ng kanilang pagtulong? To win your votes. That is charity also. But yun bang charity na yun ay kalugod-lugod sa Diyos? Hindi. Bakit? Sapagkat ang pagtulong nila ay pang makasarili. Ang pagtulong kasama ng pagdarasal at pagbabalik loob sa Diyos, nakalugod-lugod sa Diyos, ay yung pagtulong na bukas palad, walang hinihinging kapalit, kusang loob. And it is a mission. Hindi sa term ng Batanggenyo, binabaoy ang pagtulong. Once na binaoy natin ang pagtulong, nawawala niya ng saysay sa Diyos. At palatandaan niyan ng hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang modelo ng tamang pagtulong ay yung narinig natin sa unang pagbasa. Ang tunay na naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay bukas palad. Katulad ng ginawa ng mga unang Kristiyano, ipinagbili ang kanilang ari-arian, pinagsama-sama, ibinigay sa mahihirap. Period. Sa anong kadahilanan? Hindi dahil gusto nilang ipromote ang kanilang sarili, kundi bunga ng kanilang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Yan ang tunay na pagbubukas palad na gusto at kalugod-lugod ng Diyos. Samahan pa natin ang pananalangin
at pagbabalik loob sa Diyos, magiging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ngayong umagang ito, huwag sana nating makalimutan ang napakahalagang aspetong ito sa buhay natin, ang pagiging bukas-palad. Palatandaan ng isang naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At ang pagbubukas-palad na ito para sa isang nananampalataya ay bukas-palad ayon sa diwa ng ating Panginoong Jesus. Isang misyon na hindi humihingi ng kapalit, na hindi humihingi ng balik, na hindi ipinopromote ang sarili. Pagbubukas-palad na walang ibang layunin kundi malugod ang Diyos sa kaniyang ginagawang pagiging bukas ang puso at ang kamay para sa iba. Yan tayo, kasama ng pananalangin at pagbabalik loob sa Diyos bilang Kristiyano. Yan tayo bilang mga binyagan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o
kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pagitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Yesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pag-ita ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugud-lugud sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Si Kristo inihali na Pamaskong mamunto pa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bagong wakas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihay na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bagong wakas, Alleluia. Ang taga-Israel, wayan sa kami ng kanilang inayang
Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pangista. Bagong wakas, Alleluia. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Si Kristo inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo'y masaya sa tinapay na pamista. Bagong wakas, Alleluia. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista. Bagong wakas, Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan nga paggawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang kapiyo osteria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Cligo or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance
tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, ngayon pong darating na linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang manghiling masses po at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Wala pong misa sa 4 ng hapon at 6 ng gabi. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Sunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Tulungan po nating abutin ng mga kabataan nating scholars ang kanilang pangarap. Ang kanila pong pangarap ay sama-sama nating abutin. Ang tickets po ay available po dito sa ating kanan, katabi po ng ating mga prizes, ganun din po sa ating pamisahan. Marami pong salamat. Makikitas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanal, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga, ating hari at manunubos.